Hello everyone! Welcome back to another video for today. Kanina bago ako malis ay finid ko na yung aking sourdough starter. So for those na hindi pa nakakaalam or hindi pa nakapanood ng aking video sa paggawa ng sourdough, initially, this is just my way to, you know, part of the change of lifestyle na instead of me buying bread sa labas, ako na mismo yung gumagawa ng breads namin. And so I learned about sourdough and it is a better and healthier option compared to a regular bread. Kahit na ako mismo yung gumawa ng regular white bread, mas pipiliin ko pa rin gumawa na ng sourdough. Eventually, may mga nag-inquire at bumili ng aking bread. So, ayun na, medyo nag-start na ako ng bumili ng mga other materials like yung pang packaging, yon, mga ganun. Yung proofing basket, syempre naghanap na rin ako ng pangmaramihan noon kasi syempre hindi na nga lang sa amin yung gagawin namin. Anyway, today papunta ako sa hospital para kunin yung result ng tumor marker test na ginawa last Monday. So today's Friday kasi 2 to 3 days lang yung result. So dapat meron na. And I will share with you yung result nun para naman makita natin yung comparison. Tapos, kaya this is not so ordinary day for me dahil temporary ako ay hindi muna mag-work temporarily. So, isasoli ko yung laptop sa aming company sa office kasi kailangan yun isolid dahil may ibang mga kailangan gumamit nun. So, ayun. After that, pag uwi ko, kailangan ko naman ng asikasuhin yung paggawa ng sourdough kasi that's for tomorrow. So, dalawang araw ko ginagawa ang sourdough. Yung pinaka dough day, which is yung today, and then yung actual baking day, which is tomorrow kasi fine-ferment pa yun eh. So that's the good thing about sourdough bread ay yung kanyang fermentation process. Again, if you wanna know more about sourdough, pwede kayo mag-research kung anong benefit nito sa katawan, kung anong kagandahan nito sa ating kalusugan. Para naman, mainganyo rin kayong gumawa nito. Hello. Ayan. So, nakuha ko na ang result ng aking tumor marker test. The first one na ginawa sa akin October 23, 2023, ang result ay 9.76 based sa reference range na 0 to 25. Ngayon, meron akong result na 14.10. So, medyo tumaas siya, but I believe this is still okay dahil nasa range pa rin tayo ng 0 to 25. I will definitely send this to my doctor and see kung ano ang mga bagay na kailangan kong gawin or meron bang i-advise sa akin na kakaiba bukod doon sa mga ginagawa ko na. But, ayun, okay pa rin naman. I'm still happy with the result of 14.10. Basta hindi lang tayo lalagpas sa 25. Ay, susoli ko na ang laptop sa office para naman clear na ako. At ayun, medyo temporarily, hindi muna tayo mag-work. Sige, samahan niyo ako at magsusoli na tayo ng laptop. Laptop, bye-bye! Take ako ng stairs para naman meron tayong konting exercise. Yes.
Tingnan niyo yung hallway namin. Napakahaba, diba? Ayun, sarap na lamig ng aircon. Ramdam ko agad dito yung aircon. Parang gusto ko magstay dito. Pa-aircon lang. Charot! Pakita ko lang sa inyo yung Sky Park ng SM City San Mateo. O, diba ganda?